Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay muling nagsasama-sama sa mga oras na ito para sa ating midweek service. At ngayong hapon po, tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang imno. At ang title po nito ay His Eye is on the Sparrow na isinulat ni Sevilla Darfy Martin at ang musika naman ay nilapata ni Charles Gabriel. Si Sevilla Darfy Martin ay ipinanganak sa Nova Scotia at namatay sa Atlanta. Ang imnong His Eye is on the Sparrow ay isa sa mga influential and often recorded gospel hymns of the 20th century dahil sa taglay na ganda ng musika nito at pati na rin ang mensahe. May ilang mga sikat na singers po ang nag-record nito katulad ni Jessica Simpson. Si Sevilla Martin ay isang school teacher at siya po ay meron ding training sa music. At ang kanya namang asawa ay isang Baptist minister. Ang pangalan niya ay si Walter Stillman Martin. Silang dalawang mag-asawa ay maraming naisulat ng mga gospel songs katulad ng Be Not Dismayed. Familiar po tayo doon sa Be Not Dismayed, yung Be Not Dismayed, Water Betide. Yan. Ang imnong His Eye is on the Sparrow ay hango sa tekstong matatagpuan mula sa Mateo chapter 6 verse 26 at mababasa po natin ang ganito. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa Mateo chapter 10 verse 29 to 31 ay mababasa rin natin ang ganito. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ipinaparating ng aking tekstong binasa kung ano ang halaga natin sa Diyos. At sinasabi nito na tayo ay mahalaga sa Kanya. At kung ang mga ibon ay hindi niya pinababayaan, tayo pa kaya na mga anak niya ang pababayaan niya? Tunghaya natin ang kwento ng imnong ito. Ito ay nabuo nang minsang si Mrs. Martin at ang kanyang asawa ay dumalaw sa kanilang kaibigan. Binisita nila sina Mr. and Mrs. Doolittle sa New York. Si Mrs. Doolittle ay isang bedridden for more than 20 years. At ang kanya namang asawa ay crippled. Subalit, sa kabila ng hirap na kanilang pinagdaraanan at sa sitwasyon nila, sa kanilang kapansanan at karamdaman, ay namuhay silang masaya bilang Kristiyano. At minsan, ay naitanong ni Mrs. Martin kay Mrs. Doolittle kung minsan ba sa buhay niya ay pinanghinaan na siya ng loob. Subalit agad na sumagot si Mrs. Doolittle, "Bakit ako panghinaan ng loob? Kung ang mga ibong maya ay pinararamta ng Diyos o kinakalinga ng Diyos, ako pa kaya ang hindi? Mahal ako ng Diyos at kinakalinga niya ako." Napakagandang kasagutan ang ibinigay ni Mrs. Doolittle kay Mrs. Martin. Kaya noon din ay nabuo niya ang teksto ng imnong ito. Tunay po na napakaraming pinagdadaanan sa buhay. Iba't iba tayo ng sitwasyon. Si Mr. and Mrs. Doolittle ay may sakit at may kapansanan. Sa ating panahon ngayon ay marami po ang may karamdaman. Hindi lingid po sa ating kaalaman ang mga kapwa natin na mayroong karamdaman dito sa loob ng ating iglesia. Sa amin din pong mga manggagawa ay marami din po ang nagkakasakit. At sa ating mga kanya-kanyang pamilya ay marami din po ang may karamdaman. At maaaring marami po ang mayroong discouragement. Ang unang verse ng ating imno ay tumutukoy sa salitang discouragement. Ang unang istansa, "Why should I feel discouraged
Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Why should I feel discouraged? Di ba po, napakagandang tanong noon kapag tayo ay nasa gitna ng sitwasyon na tayo ay nahihirapan o tayo ay nasa gitna ng pagsubok. Why should I feel discouraged? Doon sa tanong ng hymn text ay mayroong sagot. Hindi ka dapat ma-discourage o panghinaan ng loob. Bakit? Because there is a constant friend. His name is Jesus. Noong linggo po, shinare sa atin ni Eunice that name o tungkol sa name na Jesus. And in His name or through Jesus, magkakaroon po tayo ng ating kailangan, ng ating hinihingi. Why should I feel discouraged if there is Jesus? Kailangan lang po nating palaguin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tunay po na mahirap mabuhay. Tunay po na marami at mabibigat ang pagsubok na ating pinagdadaanan. Minsan po ang pagsubok natin, meron pa tayong hinaharap, meron pang paparating, or meron pang sumusunod na darating na pagsubok. Hindi ka pa natatapos sa isa, meron pa ulit isa. But then, tinuturuan tayo ng Panginoon paano maging matatag at paano tayo magtitiwala sa Kanya. Mr. and Mrs. Doolittle lived a happy Christian life because they trust the Lord. Dahil alam nilang there is a God who watches over them. Sa atin din po, yung God na nag-watch sa kanila ay same God na tumitingin po sa ating mga kalagayan ngayon. Tumatawag po ba tayo sa Panginoon sa kalagayan natin ngayon? Ano po ba ang kalagayan nyo ngayon? Ano po ba ang problema nyo ngayon na nais nyong idulog sa ating Panginoon? Kayo po ba ay pinanghihinaan ng loob kung maririnig nyo ngayon na may Diyos na natutulong sa inyo? Na may Diyos na magpipray ka at handang makinig sa inyo? Na may Diyos na tutugon sa pangangailangan nyo? Why should I feel discouraged? Isang magandang tanong na magbibigay sa atin ng inspirasyon para maging matatag, para magkaroon ng pag-asa, para lumaban sa buhay. Nababasa ko po sa group chat yung bumababa yung level ng oxygen, marami po yung may sakit. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Dahil kung panghihinaan po tayo ng loob, manghihina po ang ating mental ability, manghihina po ang ating emotional being, spiritual being. Pag lalo po tayo ng hina, lahat ng being natin hihina. Kaya dapat po ngayon, ang motto natin, why should I feel discouraged? Hindi ka po dapat ma-discourage. Dahil there is God. There is a constant friend. Ano ba yung constant friend? Hindi siya nagbabago. Diba? Sabi ng Biblia, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friend. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon bilang tayo ay kanyang kaibigan. Buhay kayang ipagkaloob. Yung pakayang pangangailangan mo ngayon, pagkain, gamot, kagalingan ang hindi ibigay ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. At bakit pa tayo dapat hindi ma-discourage? Diba ang sabi ng verse natin? We are valuable to God. Meron tayong halaga sa Panginoon na mas mahalaga tayo sa kahit na ano pang mga bagay. Ang sabi ng Panginoong Jesus from Matthew 10 verses 29 to 31, huwag kang matakot. Higit kang mahalaga kaysa libo-libong maya. So ano ang secret
para hindi panghinaan ng loob. Sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sabihin nga natin, hindi ako takot. Hindi ako takot sa COVID-19. Hindi ako takot sa variants. Hindi ako takot sa anumang pagsubok. Haharapin ko ito dahil kasama ko ang Diyos. Napakalaki po ang nagagawa ng takot na additional spice sa discouragement. Pinag-aalala ka ng todo-todo? Hindi ka pinapatulog? Panay ang kabog ng dibdib mo? Nadidepress ka? Diba? Lahat yun dahil sa takot and discouragement. And the Bible is reminding us, do not be afraid. You are important. Nais ko pong ipagawa sa inyo ang action na ito. Sabi ko nga po kanina, marami tayong pinagdadaanan. Ako po meron din. Kami sa family namin. Lalo na po sa Batangas. At yung mga kapatiran po natin, marami din. Right now, the Lord is telling us, you are important. You are valuable. I love you. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Through this hymn. Kaya naman samahan niyo po akong gawin ang action na ito. Natutunan ko po ito sa panonood ng K-drama. But it helps. Para i-comfort po natin ang sarili natin. Kapag daw po tayo may problema, o napinanghihinaan ng loob, or hindi tayo okay, to be okay, lagay daw po natin yung dalawang kamay natin sa ating balikat at itap-tap natin. Ngayon po isipin natin na ang mga kamay na ito na nagtatap sa balikat natin ay ang kamay ng ating Panginoon. Sinasabi ng Diyos na mahalaga tayo sa Kanya. Na mahal niya tayo. Kaya ngayon po ay sabihin niyo rin sa sarili niyo, mahal ako ng Diyos. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Naririnig ako ng Diyos. Ang sarap ano po, na maramdaman na may Diyos na nagmamahal, nakikinig, at nagki-care sa inyo. Sa second stanza ng inyo, ay meron ulit siyang magandang paalaala. Ang sabi doon, let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see, His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Ang second line ng ating imno ay pinagbatayan ang nakasulat sa John chapter 14, verse 1. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Don't let your heart be troubled. Tiwala lang. Kapit lang kay Lord. Kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, di ba, maririnig natin ang Kanyang tinig. Mawawala ang iyong pag-aalinlangan at takot. At ituturo ka ng Diyos sa landas na iyong dapat lakaran. Nais ko rin pong i-share sa inyo ang isa pang verse na may kaugnayan din sa ating imnong His Eye is on the Sparrow. Ito po ay matatagpuan sa Psalm chapter 40, verse 17. But I am poor and needy, David said, yet the Lord thinks of me. Diba po? Kaugnay ito doon sa sinasabi ng awit natin na His eye is on the sparrow and I know He watches me. Alam mong bantay mo ang Panginoon. Alam mong iniisip ka ng Panginoon. Yes, God thinks of us. And God thinks of us personally. He knows us by name. Diba tinatawag niya tayo sa ating kanya-kanyang pangalan.
He knows us better than our closest friends and loved ones do. He knows our needs and what's bothering us today. God thinks about us lovingly. He doesn't think thoughts of evil about us, yung karumihan natin. He is not a policeman looking to arrest us. Ganyan po ang Panginoon. Our Father in heaven thinks about us lovingly the way a father and a mother think about their children. So, madi-discourage ka ba sa Panginoon? Ang tingin niya sa iyo ay sariling niyang anak. God thinks about us wisely. He has a perfect plan for us. Katulad din ng Mr. Doolittle and Mrs. Doolittle. God had a plan for their lives. Alam niyo po ba na sa gitna ng kanilang sitwasyon, they became an inspiration doon sa mga nakakakilala sa kanila. Ang kanila ring sitwasyon ay nagbigay rin ng kaaliwan or comfort sa kanilang mga kaibigan. Di ba pag tayo, kakaawaan natin yung mga ganun? Pero sila, they became an inspiration and comfort to those who have low spirits. Imagine niyo yun, gaano kahirap yung pinagdadaanan. Pero, sabi nga, they lived a happy Christian life because they knew that God is thinking and watching over them. Mga kapatid, ano man ang ating hinaharap at pinagdadaanan ngayon, meron man tayong sakit, meron man tayong mabigat na problema, nawa ito ay maging testimony of faith. At sa araw pong ito, ang reminder ng ating Panginoon, una, hindi ka dapat mangamba. Ang motto po natin, why should I feel discouraged? Dapat po may lakas ng loob. Pangalawa, let your heart not be troubled. Pangatlo, God thinks of you. Mahal po tayo ng Panginoon at kinakalinga niya po tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Tayo po ay umawit. Sparrow, and I know he won't.
Sa diwa pong ito, ay tayo po ay mananalangin at idulog po natin ang ating mga kapatiran, ang bawat kaanib ng ating iglesia simula bata hanggang sa mga nakatatanda, ang mga kapatiran natin po na mayroong karamdaman, ang pamilya ni Pastor Betty, at ang sino man na sinasabi ng Panginoon na ating ipag-pray. Kapag ako po ay nanalangin, ay sabayan niyo po ako through your personal prayer. And ipag-pray din po natin ang ating bansa, ang patuloy na pananalasa ng COVID-19 at ng mga variants nito, na nawa po ay huminto na, putuli na ng ating Panginoon ang paghahari ng mga viruses na ito upang magbalik na tayo sa normal. Tayo po ay sama-samang lumagay sa diwa ng panalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami lumalapit sa inyo na may kapakumbabaan. Hinihiling namin na linisin mo ang aming puso at isipan maging ang aming kaluluwa upang kami ay maging karapat-dapat sa aming pagdulog sa inyo. Lord, kailangan namin ang cleansing sapagkat marami po kami nagagawang mga kasalanan from time to time. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipanalangin ang aming mga kapatiran na nangangailangan. Sa oras na ito ay dinudulog namin sa inyo ang bawat kaanib ng iglesia, simula bata hanggang nakatatanda, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng tapang, at alisin ang takot na bumabalot sa aming mga kaisipan at maging sa aming mga damdamin. Panginoon, dinudulog namin sa iyo ang mga bata, ang mga mag-aaral from preschool to college, Lord God, maging ang mga nagmamastra, Lord. Bigyan niyo po sila ng kaunawaan, ng karunungan na kanilang kailangan sa pag-aaral. Maging ang mga magulang ay bigyan niyo po ng pasensya sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Lord, sa oras na ito ay batid niyo din po ang mga kapatiran namin na mayroong karamdaman. Batid niyo po ang mga tao na nababanggit sa aming GC na nangangailangan ng inyong paghipo, ng inyong tulong, ng inyong pagkalinga, Panginoon, ng inyong pagbibigay ng lakas ng loob, ng presence of mind and peace of mind. Lord, hipuin mo po ang lahat ng taong merong karamdaman sa mga oras na ito. Bigyan niyo po sila ng masarap na pahinga. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan ng isip. Lord, ibalik niyo po yung panlasa, yung ganang kumain. At ganun din po, ibalik mo po yung lakas. I-restore mo ito, Panginoon. Wala pong ibang makapagbabalik nito, kundi ikaw. O Panginoon, kung hindi niyo po luluobin. Lord, ngayon hinihiling namin, in Jesus' name,
Loobin mo po na pagkalooban ng kagalingan ang mga kaanib ng aming iglesia na mayroong karamdaman, ang bawat miyembro ng aming pamilya, Panginoon, na nanghihina, na natatakot, na pinanghihinaan ng loob, Lord. Tulungan at turuan niyo po kami na mamuhay na may pagtitiwala sa inyo. Panginoon, sa oras na ito ay dinudulog din namin ang mga leaders ng church, ang mga leaders ng buong bansa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom to lead your people. At Lord, nawa po hindi kami maging selfish, kundi Lord, maipahayag namin yung love mo sa kanila. Lord, right now we are praying for those people na lilipat sa Camarines. Ang aming kapatid na si Jerusel, Lord, ang kanyang buong pamilya ay dinudulog namin sa inyo. Ingatan mo po ang aming mahal na sekretary sa kanyang paglipat, maging ang iba pang pamilya na dadalhin mo sa kanilang bagong tahanan. Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila ang provision, ang guidance, ang protection. Lord, pinagpipray din namin ang mga kapatiran namin na naunang lumipat doon sa lugar na iyon. Tulungan mo po at turuan paano mabuhay. Bigyan mo po, Panginoon, ng pangangailangan ng kanilang kailangan. At nawa, Panginoon, yung faith na naitanim sa kanila ay maipamuhay rin nila at maibahagi nila sa lugar na iyon. Lord, pinagpipray din namin sa inyo ang pamilya ni Pastor Betty at si Pastor Betty at ang kanyang asawa. Tunay, Panginoon, na kailangan nila ng dobling pag-iingat ninyo. Lord, cover them with the blood of Jesus Christ. Si Ate Pia at ang kanyang baby. Lord, in the mighty name of Jesus, they are marked safe. At kami pong lahat who trust and believe in you, I'm marked safe. Panginoon, sa aming natutunan, sa imno na His eye is on the sparrow, tulungan mo po ang bawat isa na lumalim pa ang pananampalataya sa inyo. Na lagi naming maalaala na you are watching over us. You are listening to us. You are providing for us. At importante kami sa inyo. Valuable kami sa inyo. Mahal niyo kami, Panginoon. Lord, nawa po ay maranasan ng aming mga kapatiran ngayon ang inyong banal na presensya, ang inyong pangungusap, at ang lahat, Panginoon, na nangangailangan ng inyong tulong ay makadama at maka-experience at maka-realize na ikaw ang tumutulong at nagpo-provide sa kanila. Panginoon, itinatagubili namin sa inyo ang lahat ng bagay. Ikaw ang aming Diyos na laging nandiyan para sa amin. Ikaw ang aming Diyos na lagi naming kasama. Kaya inaalay namin sa inyo ang aming buhay at ang lahat-lahat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nakapakinig ng iyong mga salita ng Diyos. Nawa'y magsilbi itong inspirasyon, kalakasan sa aming pang-araw-araw. Tunay nga po, O Diyos, nandiyan kayo sa katabi namin. Kinakalinga nga, ang iyong pagmamahal ay para sa lahat, wagas at totoo. Nawa, O Diyos, patatagin mo ang aming mga pamilya, ang hanap buhay, ang aming palagi ang ginagawa namin sa araw-araw. Lord, pagpalain niyo po ang St. Mark United Methodist Church. Pagpalain rin po ang aming minamahal sa Reverend Betty Reganit sa mga sandaling ito. Ganun din po si Deaconess Jesse na kanyang katuwang sa ministeryo. O aming Diyos, tunay nga po walang higit sa iyo. Pagkat sinabi niyo po sa amin, hindi niyo kami papabayaan, kundi kasasamahan niyo po kami. Kayo po, O Diyos, noon ngayon magpakailanman, ang kininamin at panghawakan ang mga pangako po sa amin na kami ay iyong bibig.